Ayan, welcome back to my vlog. Kung ikaw ay nagmamay-ari ng isang bakery, itong vlog na to ay para sa'yo. Gagawa tayo ngayon ng puto seco. Pero ito pong puto seco na ito ay, ito po yung recipe na itinitinda sa mga bakery. Pero kung trip nyo rin po na gumawa nito sa bahay, ay aba. Pwedeng-pwede naman. So tara, simulan na natin. Para sa ating mga sangkap, gamit tayo ng 3-4 kilo ng cornstarch or gaw-gaw. And then, 3-4 kilo din po ng third class na harina. So, haluin lang po natin ito para mag-combine sila. So, take note po mga kasosyo ah. Lahat po ito ay 3-4 kilo asukal, cornstarch, and harina. Gagamit rin tayo dito ng 3-4 kilo ng white sugar. White sugar para maputi po ang ating puto seco. And then, 2 piraso ng itlog, meaning kasama po ang egg yolk at egg white. Okay, gagamit din po tayo ng 1 tablespoon ng vanilla extract. And then, 2 tablespoon ng baking powder. So, haluin lang po natin ito para mag-combine. And then, maglalagay na ako ng 1 1/2 cup ng tubig. So, siguraduhin nyo po na natunaw ang asukal bago nyo po ilagay ang pinaghalong cornstarch at flour. And then, haluin din uli natin ito para mag-combine silang lahat. So, magsasaboy lang po ako ng konting harina. And then, mamasahin po natin ito para makabuo tayo ng dough. So, dapat po ganito po ang texture ng inyong dough. Then, i-roll ko lang po ito ng pahaba. So, ganito po ang ginagawa ko para po pantay-pantay ang laki ng ating puto seco. And of course, kailangan pa rin nating timbangin para pantay-pantay po talaga ang timbang at laki ng ating puto seco. So, ganito lang po ang ginagawa ko para mabilis po ang pagbibilog ng ating puto seco. So, ngayon, bibilugin na po natin ito. So, habang ginagawa niyo po ito mga kasosyo ay dapat po ay nagpapainit na po kayo ng inyong oven. So, binanyahan ko lang po ang ating baking sheet ng shortening. So, syempre, pag nilagay niyo po ang puto seco sa baking sheet, dapat meron pong space para sa kanyang pag-alsa. So, ibibake po natin ito sa preheated oven na 180 degrees Celsius na 10 to 15 minutes lang po. So, sa taas ko lang po ito sinalang kung 2 palapag po ang inyong oven. And then, ito na nga po ang ating puto seco. So, ayan po, meron pong swelo ang ilalim. At ang puto seco natin ay crunchy pero malambot po ang loob. So, ayan mga kasosyo, another pang negosyong recipe na naman po ang i-share ko sa inyo. Sana po ay matry nyo rin po ito. Kaya try nyo na rin pong gumawa nito. So, yan muna po ang aking videos. Thank you for watching. Bye!